Kumusta mga kaibigan? Naging complicated daw ang buhay ni Kibuloy mula nang naging presidente si PBBM. Samahan ninyo ako at pakinggan natin naging ang kanyang ipinadalang audio clip. Sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Subalit, sinampahan na si Kibuloy ang kaso. Ngayon, kailangan kanyang harapin kung ano yung mga kasong isinampa sa kanya. At hindi rin daw siya nagtatago. Pinoprotektahan lamang daw niya ang kanyang sarili. Sexual at child abuse. Sa isang audio statement, ni Kibuloy na hindi umano siya nagtatago at sa halip ay pinoprotektahan lamang ang kanyang sarili laban sa mga umuusig sa kanya. Kundi nito ang anyay muling pagbuhay sa nasabing kaso na matagal na umanong nakabinbin sa Department of Justice. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito na 4 taon lang nakabimbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binusahan ni Kibuloy ang Marcos administration nang umano'y pakikipagsabwatan sa Amerika upang siya ay madakip at umano'y maipa-assassinate na kanyang tinatawag na extraordinary rendition. Anya, bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasama rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika ang pagdakip sa kanya bunsod ng mga Naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging... Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito, nandiyan na yung EDCA, at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako ang kaso ko. Pagkatapos ako complicated dahil isinama ako sa sitwasyon ng mga puting yan ay narinimento. At na hindi ako po ay kasahinigi na nila sa mga kamay ng Rehining Marcos. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Senator Rizzo Ontiveros na anya'y ginagamit lamang siya upang si makapwesto sa mas mataas na posisyon. Sa Senado, ihinto mo na ang iyong murumuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. Ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo. Muling iginiit na laban ang kanyang karapatan at tatayo laban sa anyong injustisya na ginagawa sa kanya ng gobyerno.